Makasaysayang araw po. It's Xiao Time. Hanggang saan ang kayang ibigay ng isang kabataan sa paglilingkod sa kanyang bayan? Ito ang kwento ni Gerardo Dinggoy Araneta Rojas Jr. Isinilang si Dinggoy noong October 21, 1960, apo ni Pangulong Manuel Rojas at bunsong anak ni Senador Jerry Rojas at Judy Araneta Rojas. Nag-aral ng pag-aabuga siya sa Universidad ng Pilipinas at sa kanyang murang edad, bahagi na ng pakikibaka para sa pagbabalik ng demokrasya. Naging aktibong bahagi ng Cory Aquino for President Movement at nangampanya para sa ratifikasyon ng bagong saligang batas ng Pilipinas noong 1987. Noong taon din yun, tumakbo siya laban sa isang veteranong politiko at nagwagi bilang kinatawan sa Kamara sa unang distrito ng Capiz. 26 na taong gulang lamang siya noon. Isa sa mga pinakatampok na bahagi ng kanyang buhay dahil siya ang pinakabatang kongresista ng 8th Kongreso. Siya ang nabigyan ng karangalan na maging presiding officer ng pagbubukas ng sesyon. Marami sa mga kasabayan niya ay makasamahan pa ng kanyang ama tulad ng speaker na si Ramon Mitra na pinasahan niya ng gavel ng Kongreso. Nakapangingilabot sapagkat ito ang unang kongreso matapos ang people power na isinara noong panahon ng kanyang namatay na amang si Jerry, 15 taon na ang nakalilipas nang iproklama ang batas militar. Nahirang na Assistant Majority Floor Leader at miyembro ng Committee on Rules na umudyok sa kongreso na imodernisa at gawing computerized ang paggawa ng batas at magkaroon ng Congress Data Bank. Sa kanyang mga nasasakupan, nagbigay siya ng mga pangunahing serbisyo na tinawag naman ng kanyang mga kababayan na Dinggoy Roads, Dinggoy Water, Dinggoy Lights, Dinggoy Bridges, Dinggoy Centers, Dinggoy Livelihood Programs, Dinggoy Schools at marami pang iba. Sa isang talumpati, kanyang ipinakita na bawat proyektong pambayan ay hindi lamang ibinibigay sa bayan, kundi pinananagutan ng lahat. This road represents more than just an infrastructure program for the people of Capiz. I would like to tell you that it represents our future, opportunities, and obligations that our people now have to shoulder. This road is part of the future because I believe that the true beneficiaries of this program will not come during our time, but in the time of these little children who are playing here around us. Noong 1992, muli siyang nahalal na may malaking lamang mula sa kanyang kalaban. Ngunit matapos lamang ang isang taon, namatay sa sakit na kanser noong April 4, 1993 sa edad na 32. Sa huling pagkakataon sa pagbabalik ng kanyang bangkay, lumabas ang napakaraming mga Kapis noon upang bigyan siya ng isang pagpupugay na para sa isang bayani. Ibig sabihin, nakita ng mga bayan na kanyang nasasakupan ang kanyang sigasig at galing sa pamumuno. Ang kanyang kuyang si Marojas ang nagtuloy ng kanyang 15 taon sa Kongreso. Ayon sa kanya, "Perhaps it is a more revealing measure of the man that he was known to all simply as Dinggoy. Dinggoy, so human, compassionate, who shared so much of himself with others, who touched so many and was brave enough to allow others to touch him." Sana hindi natin makalimutan na minsan may Dinggoy na lumakad sa ating politika at naging inspirasyon ng marami. Ako po si Xiao Chua, Paas Telebisyon ng Bayan. And that was Xiao Time.